si Sarah Jane Gates, 30 years old, taga Dasmariñas, Cavite. Nakatapos po ako ng high school, tapos noon nagtrabaho agad ako sa factory. So, di ako nagtagal doon kasi namamaga po yung paa ko. Sumubok din ako ng mga ibang trabaho kaso wala talaga kasi namamaga talaga siya. Tapos, nung pandemic, nung time na yon walang-wala talaga. Sobrang hirap talaga ng buhay. Walang mapasukan na trabaho. Ayan, tatlo yung anak ko. Single mom ako. Ayan, minsan wala di ka makain. So, sabi ko, hanap ako ng trabaho ba na kahit papaano makakasapat. So, sabi ko, maghanap ko ng trabaho, sigo online. Hanggat sa may nakita ko sa YouTube, tutorial kung paano kikita. Magko-commission based ka, kumbaga. Affiliate siya. Inumpisan ko siya sa page. Nag-i-edit ako ng video. So, biglang nag-trending yung isang post ko noon. Tapos biglang ang daming clicks. Doon sa clicks kasi na yon kikita ka. Based sa commission. Lumaki siya, naging 60,000 yung commission ko. Nung nagulat ako, sabi ko, proud ako. Awa ng Diyos, doon ako kumita. Yung commission na yun, ginawa ko. Unang-unang pumasok sa isip ko, bila ko ng cellphone. Hanggang sa yung cellphone na binili ko naman kahit papano, maganda naman yung quality ng video. Yun na, nakapag-post na ako. Hanggang sa minagaya sa akin, sabi sa akin na, pumasok ka sa TikTok. Kasi nandiyan yung opportunity, ang daming tao dyan. Yung panahon ng pandemic, ang libangan ng tao, TikTok. So, nung nagkaroon ng TikTok, pumasok din yung mga advertisement, mga product, nagpo-promote ng product, hanggat sa doon na rin ako nag-promote. Nagkataon naman nagkaroon ng TikTok affiliate, tapos dumami yung followers ko ng time na yun. Ayun, awa ng Diyos, doon ako na nag-trending talaga yung post ko doon. Kasi yung commission na yun ang ginamit ko para mapayos yung bahay namin. Naipon ko siya. Nagsimula ako na kung ano yung trending na product, kung ano yung hinahanap ng tao, yun yung pinupuntahan ko. Minsan kasi hinahanap ni Lene, kailan kayo magkakaroon ng product na ganyan? Tapos pag pinost ko na meron na po, ayan, mag-check out na agad kayo kasi baka mauusan kayo. Doon sila mag-check out. Yung kumikita na ako, kahit pa paano nakakasapat yung kinikita ko, nababayaran namin yung bills na dati paunti-unti lang. Ngayon, hindi na kagaya natin. Ngayon, na-advance pa kasi ay paano yung budget mo sobra-sobra. Noong una, malaki po talaga kasi nung nag-uumpisa pa lang, inipon ko po siya nung kada month po na yon nakaabot po ng 200,000. Yung pinakamaliit po, umabot ng 20,000. Huminto po ako nun sa pagla-live kasi kahit paano naman po, sumasapat naman po yung ipon. Hindi po, kasi marangal naman po yung trabaho na pag-ano, kasi nakakatulong ka rin po sa iba. Na-influensa mo rin yung iba na mag-TikTok affiliate din, kasi nung time na yun, hirap din sila. Na-inspired ba sila sa akin? Kasi pinost ko rin sa TikTok na ito na pundar ko, nakapagpahis ako ng bahay. Gumaya din sila. Awa ng Diyos, kasi dati hindi kami ganito eh, nakaka-survive ng pangangailangan sa sarap ng isang buwan. Wala talaga minsan kaming pambayad ng kuryente, minsan kami napuputulan, ganun. Ngayon, ayan, medyo umukay-okay yung pamumuhay namin. Nakakapagbigay ako sa magulang ko. Hindi na nagtatrabaho ng sagad sa hirap yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, pag may trabaho, may sideline, kahit paano, nakakaraos kami. Pero ngayon po, talagang kahit paano, natutulungan ko din po yung mga kapatid ko, nabibigyan ko din sila. Ang payo ko lang sa mga kapwa ko, single mom. Tatagan nyo lang loob nyo na ano, kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan. Dasal lang. Magdasal lang tayo kasi malaki yung magagawa ng magtitiwala sa Panginoon kung magagawa niya yung ganun. Kasi wala man tayo magagawa eh. Siya na bahala. Kahit anong hirap, sa Panginoon pa rin. Ang hirap ng buhay kapag wala siya. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.